Magandang hari pinibining Alipio. Magandang hari pinibining Alipio. Kumusta kayo mga bata? Maayos lang. Mabuti naman po. Mabuti naman po. Ganun. So bago natin simulan ang ating klase, may tatawagin muna tayong bisita. Kaya tawagin na natin ang ating bisita. Okay. Ang mga bata, siya ang ating bisita, mga bata. Kilala niyo ba ang ating mga bisita, mga bata? Opo! Sino ang ating bisita, mga bata? Si Kuya Kim! Tamang mga bata, siya si Kuya Kim. Maaari niyo bang sabihin, Hi Kuya Kim! Hi Kuya Kim! Hello mga boto! Alam niyo ba na ako'y nagagalak sa aking pagbisita dito? Kaya ako'y naganda na isang laro para sa inyo. Pero tatawagin muna natin si Teacher Ara para sabihin ang palatuntunin sa larong ito. Mga bata, hatiin ko ang buong klase sa dalawang pangkat. Ito ang unang pangkat at ito ang pangalawang pangkat. Ang tawag sa larong ito ay, pakinggan mo naman ako, please! Sa bawat pangkat ay pipili kayo ng isang representante. At ang representante ngayon ay bubunot dito. At ang kanyang nabunot mula sa kahon ay sasabihin niya sa mga natirang membro at humulaan ng mga natirang membro ang grupo ng mga salita o phrases. Ngunit, ang pagkakasabi ng mga grupo ng salita o phrases ay walang anumang tunog. Pero bago nila sabihin ang phrases or grupo ng mga salita ay kinakailangan muna nilang kumain ng isang buong saging. Ha? So sino ang napili ng unang pangkat na magre-representante? Si Kine. Oh, ganon si Kine. Halim, simulan na natin Kine. At ang pangkat na may pinakamaikling oras ay siyang tatanghaling panalo. So, Kine, bumunot ka muna dito, Kine. Sasabihin mo ang mga grupo ng salita na walang tiniga. Katulad dito, ara. Dapat pag sinabi mo, anak. Ganun lang. Sige. Okay. Bangus na. Huwag mo nang sabihin. Walang tunog. Anak lang. Ganyan lang. Oh, ganyan. Kainin mo muna ang saging at magbibigay tayo ng oras. Mag-uumpisa na. Kayo ang manghuhula, ang mga natirang membro. Mga natirang membro, anong sinasabi ni Kine? Bangus. Bangus. Bangus at tilapia. Ay, bangus at tilapia. Sabihin mo ulit, Kine. Bangus na masarap. Tama. So, ang unang pangkat ay may 20 segundo. So, ngayon, ang pangalawang pangkat naman. Sino ang representante ng pangalawang pangkat? Ine. Hulaan ng mga natirang membro. Okay. Kainin mo muna ang saging ini. Doon ka tumingin. Internet is life. Tama! So, ang pangkat pangalawa ay may 30 segundo. Unang pangkat, ano sa tingin nyo ang dahilan kung bakit kayo ang nanalo? Yes, Kini? Dahil kami po ay magtuturo. O, tama, Kini. Dapat sa isang laro ay kinakailangan na ang isang pangkat ay nagtutulungan upang kayo ay magtagumpay. Kaya bigyan natin ng 10 palakpak ang unang pangkat. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, sampu. Mga
ating naging paksa noong nakaraang araw. Ano nga ulit ang naging paksa natin noong nakaraang araw, mga bata? Yes, Edraline? Nakapagsaliksik ng mga katangian o pangangailangan, pamamaraan ng pag-aalaga at pagkukunan ng mga hayop na maaring alagaan at mga karanasan ng mga tao na nag-aalaga ng hayop at isda. Magaling, Edraline. Mga bata, kanino kayo magtatanong tungkol sa mga hayop? Yes, Amy? Sa mga nag-aalaga po, teacher, sa pamamagitan na pagpapaklong sa kanila. Magaling, Amy. Kaya ngayon, mga bata, alam ko, natuto talaga kayo sa nakarang paksa natin. Ah, may sasabihin din sa inyo si Kuya Kim. Mga bata, labis ako nagagalak sa inyo at natutuwa. Kaya may bago ulit tayong laro. Ito ay tinatawag na pangalan ko base sa paglalarawan mo. Sa parehong grupo, pipili kayo ulit ng isang representante. At ang representanteng iyon ay manghihila sa pangalan ng larawan na kanyang itataas base sa paglalarawan ng mga natirang membro. Bawat pangkat ay bibigyan ng 30 segundo. Ang may pinakamaraming nahulaan ay siyang tatanghaling panalo. Nagkakaintindihan ba tayo, mga bata? Oo, Kuya Kim. Mag-umpisa na tayo. Magsisimula tayo sa unang pangkat. So, sino ang representante ng unang pangkat? So, si Kini. Halika, Kini. Pumunta ka sa harap. Hulaan mo kung ano ang nasa larawan na ito. Base sa, at ang mga natirang membro ay ilalarawan nyo ang nasa larawan para mahulaan niya ang pangalan. So, itaas mo, Kini. So, ilarawan nyo mga natirang membro. Isda. Tinapla. Ano ang pangalan ng larawan na yan, Kini? Isda. Tilapla. Tama. 1 point. Ito. Hayop. 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 Baso. Hayop ba yung baso? Time's up! Aso. Ang unang pangkat ay may isang puntos. Kaya, umalik ka na doon, Ini. So ngayon, sino ang representante ng pangalawang pangkat? Si Mara na sa Mara? Mara, halika na, Mara. Pumunta ka na sa harap. Hulaan mo ang nasa larawan. Ayan, isang bunga. So, isda. Isda. Bangus? Tama. Kurus. Bibi. Wi-Fi? Internet? Tama. Ngayon, dito doon. Time's up! So, ang pangalawang pangkat ay may 2 puntos. So, palakpakan natin ang pangalawang pangkat. So, mga bata, base sa ating laro, ano sa tingin nyo ang at magiging paksa natin ngayong araw? Yes, Mara? Ano ang magiging paksa? Base sa ating laro, ano sa tingin mo ang magiging paksa natin ngayong araw? Tingin ko po may kinalaman sa internet at mga hayop. Magaling, Mara. Dahil ang magiging paksa natin ngayong araw ay may kinalaman sa ang teknolohiya o internet sa pagpalat ng informasyon at sa pagpili ng hayop o isdang aalagaan. Ano nga ulit ang magiging paksa natin, mga bata? Ang teknolohiya, internet sa pagpalat ng informasyon.
inspirasyon at sa pagpilit ng hayop isdang aalagaan. Tama mga bata. Pero bago natin simulan ang ating magiging paksa ngayong araw na ito, kinakailangan na magkaroon muna tayo ng palatuntunin sa loob ng klase. Nakikita nyo sa likod na may mga sobre. At ang sobre na iyan ay galing sa Matanglawin. Kaya una ay babasahin nyo ang pinakamalaking sobre o nasa pinakaitaas. Maaari mo bang basahin iyon, Edra? Mga bata, ngayon alam kong binabasa nyo na ang aking sulat. Gusto ko na sana ay sundin nyo ang mga palatuntunin na nasa tatlong sobre na nasa ibaba. Para pagkatapos ng klase ay makatanggap kayo ng regalo mula kay Kuya Kim at staff ng Matanglawin. So, maaari mo bang basahin din ang mga sobre, ang tatlong sobre yon at Mariami, Mara at Kini? Kunin nyo ang mga sobre na nasa likod. Na ang mga sobre, mga bata. Itaas ang kanang kamay kapag gustong sumagot o may gustong itanong. Kamara? Wapwi! Mga bata, makinig ng mabuti. Kini? Mali ay makilahok sa mga makilahok sa mga gawain ay, sa loob ng klase. Mga bata, inaasahan ko na susundin niyo ang mga palatuntunin natin sa loob ng klase upang magkaroon tayo ng matiwasay na diskusyon. So mga bata, naranasan niyo na bang mag-search or mag-surfing sa internet? Naranasan niyo na ba mga bata ang mag-search or mag-surfing sa internet? Opo. Opo. Kailan niyo naranasan ang pag-search or pag-surfing sa internet? Matagal. Yes, Kini? Matagal na siya. Ayun, Nike, pagtawagan na ni Aray mo pa. Mga bata, kailan nyo naranasan ang pagsusearch or pagsusurfing sa internet? Yes, Kini? Tuwing may takdang aralin po. Gumagaling, Kini. So, Kuya Kim, parang may gusto kang sasabihin. Mga bata, meron akong trivia sa inyo. Alam nyo ba na ang salitang surfing sa internet ay likhang salita ni John Armor Polly aka Nate Mam noong 1992 sa library, New York Library? Ganun pala Kuya Kim. So mga bata, bago natin talakayin ang teknolohiya or ang internet sa pagkalat ng impormasyon at sa pagpili ng hayop o isdang aalagaan, ano nga ba ang internet? Yes, Edraline? Internet po ay kung saan nag-search ang mga tao gamit ang data o wifi. Magaling, Idralin. Meron kang idea. Ang internet ay isang sistema na ginagamit ng buong mundo upang makapag-connecta ang mga grupo ng computer gamit ang iba't ibang telekomunikasyon katulad ng linya o kable ng telepono o satellite na hindi gumagamit ng anumang kable or wireless upang maipasa at mabasa ang mga impormasyon sa publiko. So ngayon mga bata, ano ang una natin gagawin para makapag-research tayo sa internet gamit ang itong laptop? Isa ito sa internet. Isa ang laptop ay isang halimbawa ng internet o ang teknolohiya sa pagkalat ng impormasyon. Ano ang una natin gagawin mga bata? Yes, Edwin? I-on ang wifi, i-click ang Google Chrome, mag-search sa search box. Magaling, Idraling. Una natin gagawin mga bata ay i-on natin ang wifi or ang mobile data. So, i-connect natin. At pagkatapos mga bata ay i-click natin ang Google Chrome. Oh,
At sa susunod ay mag-search sa search box. Maaaring alagaan. An. So ngayon mga bata, makikita nyo ang pagpipilian. Makikita nyo ang mga pagpipilian. So ito ang ating ikiklik mga bata. Ito ating piliin. So mga bata, basahin nyo nga mga bata. Ito. Mga hayop na alagaan sa tadhana. Oh. Tapos anong mga hayop na yun mga bata? Una ay? Pusa. Pangalawa ay? Ibon. Pangatlo ay? Kuningho. Pang-apat ay? Manok. Pang-lima ay? Gagangpusa. Pang-isda. Oh, mga bata, ano ang gusto niyong alagaan? Yes, Mara? Aso po at so kung ganun, mahilig ka sa aso, Mara. Alam naman natin ang aso ay kilala bilang man's best friend. So ngayon, magsesearch tayo ulit ng impormasyon kung ang mga pamamaraan o kung paano alagaan ang mga aso. So search natin ulit ang... mga tips sa pag-aalaga ng aso. So, pipiliin natin ito. So, basahin ito. Ano ang mga tips sa pag-aalaga ng aso? Una ay regular na grooming. Ito ang grooming. So ito ang unang tamang pag-aalaga ng aso ay una ay regular na grooming. So pangalawa ay bilhan ng shampoo. Galing mga bata. Pangatlo ay suklayan ang aso. Tama. Pang-apat ay balancing pagkain. Tama mga bata. Pang-anim ay exercise. Pang-pito ay kompletong injection. Yun ang mga tamang pamamaraan sa pag-aalaga ng aso. Kaya ngayon Mara, may idea ka na sa pag-aalaga ng aso. So tapos na tayo sa mga hayop ngayon. Ay, isa-search naman natin ang mga isdang maaaring aalagaan. So mga isdang maaaring alagaan. So, ito muna tayo mga bata. So, ito yung napili natin mga bata. So, mga bata, basahin yung mga bata. Ano isda ang pwedeng alagaan sa tubig tabang? Una ay tilapia. Pangalawa ay hito. Pangtatlo ay pangasius. Pangapat ay karpa. Panglima ay dalag. Panganim ay gurami. Pang ito ay ulam at iba pa. At sa mga islang pwedeng alagaan sa tubig alat, ano ang gusto niyong alagaan? Yes, Idraline? Yes. Bangus po, teacher. Bakit bangus ang iyong gustong alagaan, Idraline? Dahil po nakatira kami malapit sa dagat. Ah, ganun pala, Idraline. Kaya ngayon mga bata, alam po marami kayong natutunan. Ano nga ulit ang internet mga bata? Ang internet ay isang sistema na ginagamit ng buong mundo upang makapagpunan ang mga computer o grupo ng mga computer na dumaan sa iba't ibang sinasig telekomunikasyon katulad ng linya o kable. Ng telepono, satellites, at ibang komunikasyon na hindi gumagamit ng kable, wireless, na kung saan ang mga iba't ibang impormasyon ay makaparating at mababasa ng publiko. So mga bata, magbigay nga ng dalawang hayop na maaaring alagaan sa tahanan. Yes, Ini?
aso at pusa. Magaling, Ini. Dalawang isda na maaaring alagaan sa tubig ka bang? Yes, Mara? Tilapia at gurami. Magaling, Mara. Mga isda na dalawang isda na maaaring alagaan sa tubig alat. Yes, Kine? Bangos at lapu-lapu. Magaling, Kine. Ngayon alam ko na marami kayong natutunan. Kaya kunin nyo ang kwaderno nyo sa EPP at kopyahin ito. Tapos na po, teacher. So, ngayon, naggagalak ako sa inyong mga bata. May ibibigay akong regalo kay Teacher Ara. So, mga bata, bubuksan na natin ang regalo ni Kuya Kim. At, ano nga ba itong regalo ni Kuya Kim? Bakit pink na pink? Subab, sulat ito mga bata, kaya babasahin natin. Mahal kong mga bata, labis akong natutuwa sa inyo. Kaya magkakaroon ulit tayo ng laro. Ito ay tinatawag na search, copy, and paste. Sa parehong grupo, kayo ay magsisearch upang kumalap ng informasyon kung paano o ano ang pamamaraan ng pag-aalaga ng manok. Bibigyan kayo ng 30 segundo upang mag-search at pagkatapos ay kinakailangan na gumawa kayo ng isang imahe gamit ang inyong mga katawan kung ano ang mga pamamaraan ng pag-aalaga ng manok. Bibigyan kayo ulit ng 30 segundo para gawin ito at kinakailangan at pagkatapos ng 30 segundo ay naka-freeze na ang inyong mga galaw o kilos. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Opo, teacher. O, so ganun, mag-search na. Dahil lahat kayo ay may kooperasyon, kayo ang tatanghaling panalo at bibigyan ng premyo pagkatapos ng klase! So ngayon mga bata, kumuha kayo ng kalahating papel at sagutan ito. Tapos na ba kayo mga bata? Yes! Tapos na po! So, kung ganun, kunin nyo ang inyong mga bata, kunin nyo ang inyong kwaderno at kopyahin ang inyong takdang aralin. Basahin nyo mga bata yung takdang aralin. I-search sa internet ang mga hayop na maaaring mapagpakitaan. So, dito, nagtatapos ang ating klase mga bata. So, paalam na mga bata. Paalam na. Bine-bine, Ara, I love you.